Hello everyone, welcome back to my channel, and this is Maggie Imbert. So good morning to everyone, or malamig na umaga po sa inyong lahat. At medyo nag-start na po yung taglamig dito sa amin, at kung napapansin nyo ay ito, nakasuot na po tayo ng protection natin sa taglamig. Tapos na po yung summer, so autumn na naman ang nag-change ng ating weather. So mafi-feel mo na sa umaga na malamig na po talaga siya, guys. So anyway, guys, ay bago po tayo mag-start, nais ko muna po kayong pasasalamatan sa patuloy nyo po pag-support, panunood ng mga videos ko, at lagi po kayong nakaantabay sa mga update ko. Kahit isang linggo, isang beses lang po tayo mag-upload ng videos. So very thankful talaga ako, guys, kasi nandiyan pa rin po talaga kayo at nagsusupport. Minsan may bisita po ako sa inyo kasi alam ko na importante po kayo sa akin, guys. At meron po akong second channel, guys. So doon sa second channel ko, guys, medyo siguro isang buwan na akong hindi nakapag-update doon dahil sobrang busy, ang daming mga trabaho, ang daming mga ano, wala ng time. So paki-subscribe naman po nyo yung aking pangalawang channel, guys, yung Maggie natin na second channel. Ilalagay ko po yan sa aking description box or sa comment section. Paki-subscribe naman po nyo, guys, kasi very supportive din po yan sa guys. So anyway, guys, mag-vlog ako ngayon kasi thankful ako sa kanya dahil talagang nag-comments talaga siya sa akin kung pwede ko daw i-share yung kung anong bine-breakfast ko sa umaga, yung nila-lunch ko sa nila-lunch namin sa araw, at kung ano yung dinidinner namin. Isa po siya sa ating kapwa din na YouTuber, at saka lagi din po yan nakasupport talaga sa akin. Papasalamat po ako kay Sis Honey Rose, yung comments mo sa akin. Appreciate ko talaga yung request comments mo, sis. So itong sinishare ko sa iyo, sinishare ko ngayon ay para sa iyo ito, para may idea ka rin sa iyong pagdadaya. I hope na nakatulong po ako sa inyo, nakapagbigay po ako ng tips at idea kung paano ako pumaya talaga, guys. Sobrang taba ako talaga, guys, nung time na yon. Sobrang taba, sobrang laki ng chan ko. Talagang akalain mo 75 kilo, ngayon nagiging 58 kilo na po ako, guys. So thankful talaga ako. Kaya ang pagda-diet, guys, ay disiplina lang po yan sa ating sarili, sa ating pagkain. Kung actually, guys, ang dinidinner ko po ay talagang hindi po kami nag-heavy meal. So ang ginagawa po lang namin, minsan ay gumagawa ako ng paraan na para hindi kami mag-heavy meal. Minsan nagluluto ako ng, like for example, salad or fruits or kung ano-ano lang po, guys, na pwede namin na hindi heavy meal ang dinner namin. Pero may mga videos tayo dyan, guys, dito sa aking channel. Ilalagay ko po yan sa aking comment section o sa description box para may idea kayo na pwede nyong i-lunch at saka i-dinner. Dahil yun po, guys, ay madalas po namin siyang ginagawa talaga yan. Yun ang talagang madalas ko pong ginagawang lunch at saka yun na madalas namin dinidinner. So, marami po ako dyan mga videos na naka-share dito, guys, na mga pwede nyo pang mga idea na pwede nyo ila-lunch or i-dinner. But ang breakfast kasi, guys, minsan ito lang talaga ang bine-breakfast namin. So i-share ko sa inyo itong beetroot at saka itong orange juice, apple juice or carrot juice. Yun po ang bine-breakfast ko sa umaga. At nilalagay ko po yan sa juicer. And then, pagkagising ko po sa umaga, pagising ko sa umaga, habang empty pa po yung stomach ko, ito kaagad ang iniinom ko, yung beetroot or orange juice, apple juice, or carrot juice. Kasi para malinis po yung ating stomach. So, yun po ang aking ginagawa every morning, guys. At minsan, may ginagawa akong
Minsan nagbe-bread din ako, guys, pero one slice of bread lang siya, guys, with sometimes I put peanut butter, or sometimes I put jam, kasi mahilig po ako maggawa ng mga jam, lalo na kapag kasi maraming mga fruits dito every summer, may maraming fruits dito sa amin sa aming bakuran. So ako mismo ang gumagawa ng mga homemade na jam. So yun lang po ang inano ko, guys, na mga bina-breakfast ko. Minsan gumagawa ako ng cookies. Yung cookies na yan, guys, ay talagang gumagawa ako ng paraan para magiging healthy siya at saka low calorie lang talaga siya, guys. So ngayon, ito na namang i-share ko sa inyo, guys, para ma-idea din kayo sa umaga na pwede nyong i-breakfast ay itong ating pineapple muffins. Ngayon, guys, i-share ko sa inyo itong aking bine-breakfast din every morning. At hindi naman sa daily talaga, guys, na kinakain ko siya ito. Minsan once a week or minsan twice a week, ginagawa ko to siya, guys. So, i-share ko sa inyo ito step by step itong ating pineapple muffins. Dahil ito po, guys, ay ganda po ito sa inyong diet. Yung coffee naman, guys, ay meron talaga akong coffee na para sa sarili ko. Na talagang yun din po ang nagpapa-active din sa aking katawan, yung coffee na yun, na talagang very healthy siya na coffee. So next time ipapakita ko po sa inyo yung coffee na yan, guys. So sa ngayon muna ipapakita ko sa inyo at i-share ko sa inyo dito yung aking mga bine-breakfast sa umaga. Start na tayo, guys, sa ating paggawa ng pineapple muffins. So, kailangan natin ng pineapple. Yung gagamitin ko dito ay yung nasa lata. 180 grams of flour. Ang ginamit ko dito, guys, na flour ay yung semi-flour. Yung semi-complete flour. 50 grams of applesauce. 100 ml of skim milk. 1 egg. Itong egg na gagamitin ko, guys, ay organic po. 10 grams of baking powder. 60 grams of brown sugar. 5 ml of vanilla extract. Now let's go, we will start our baking, how to make muffins. They said we were too young to know that we need to see the world. The world's not bigger than my dream, that you'd come and make your own with me. And I feel like every single part of me is beating, my chest, my bones, my mind. Now I'm dreaming with every breath I breathe, that you come and make your own with me. That you come and make your own with me. Salamat uli sa inyo, guys, at sa next natin na video mag-share po ako uli sa inyo ng another healthy breakfast na para may idea din kayo sa inyong pagda-diet. At
See you again next time, guys. Thank you so much and God bless po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Bye-bye!